patatagin ang iyong pamilya sa tulong ng programang nagmamalasakit at nagtataguyod sa pangunahing institusyon ng lipunan. Family Matters. Kinilala sa 21st KBP Golden Dove Awards bilang Best Radio Magazine Program. Good morning! Welcome po dito sa Family Matters sa iyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS. Mga kakonek dyan sa febc.ph, kumusta po? Ako nga po si Heidi Bernard de Sampang at syempre co-pilot natin sa studio si Edward Baloha. At tayo ay sabayan ding napapakinggan ngayon sa DYDS at maging sa DXKI. Ako ay sasamahan ngayong umaga ng ating ka-lovestruck at ka-connect. Ayan, malapit na siyang mapakinggan ng mga OFWs dahil bahagi siya ng ating Pinoy Connection Family, si Mr. Bestseller. Hindi naman. Si Professor Pastor Ronald Molmisa, welcome po sa Family Matters. Okay, magandang araw, Heidi, at sa lahat na nakikinig. Mm-hmm. Sama-sama tayo sa isang maganda at makabuluhang diskusyon. Yes, pero hindi muna tungkol sa love ang pag-uusapan natin ngayon. Pasok ka na, so pag-aaral muna tayo. Set aside muna yung pagtibok ng puso, oo. Yes. Pag-iisip muna ng malalim para sa mga estudyante na balik eskwela o magbabalik eskwela ngayong panibagong school year, tumutok lang kayo dahil i-feature natin ngayon itong Pass or Fail. Ang episode natin ngayon is entitled School Bukol No More. Okay. Ngayon ko na nalaman yung title ng episode na ito. Surprise ko yan para sa iyo eh. School Bukol No More. How to be the best student ever. Okay. So si Pastor Ronald Molmisa ay babati muna. Gusto kong batiin yung mga Stevan family members, sino ba nakikinig? Ate G, si Tita Noy at ang aking nanay na talagang suki ng 702 DZAS. Mm-hmm. At nakita ko dito sa Facebook page, Pastor Ivan, nakikinig ka. Okay, God bless. Kasama ko si Pastor Ivan sa Pinoy Connection at Love Struck Radio. Oo. So, kailan na nga mag-e-ere yung inyong Love Struck Radio? Starting this Saturday, kasi ang kanyang airing would be, well, online ito, online radio podcast, 4 a.m. Every 6 hours na ulit siya, 4 a.m., 10 a.m., then 4 p.m., then 10 p.m. Meron kaming Facebook page, yung Love Struck Radio Facebook page. Paki-like nyo lang yon for updates and information. Love Struck Radio sa Facebook. Yun lang ang isa-search nila. So, ia-add lang kayo. Okay. At sabi ni Ivan, meron daw siyang bagong friend, si Aki. Kasama niyang makikinig ngayon. Okay. Sabi ni Angie Aranda, I just want to say thank you, Pastor Ronald, for your books. Yan. It's really a blessing, Angie, for me. Madami daw na itutulong sa kanya. Okay? Meron na nga daw siyang book na yan, nitong Pass or Fail, pero pinahiram hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Madalas hindi na nakakabalik. Kaya I would suggest kung gusto niyo pahiram yung libro, may asahan niyo na may posibilidad na hindi na makabalik sa inyo. Maraming ganyan kaso talaga. Oo nga naman. Basta ako yung libro ko may autograph. Ayan. Special ka eh. Gusto ko lang merong personal dedication. Okay. Oo, mamaya. Habang nagbe-break tayo. At ganun din, yung mga kaibigan natin sa Church Strengthening Ministry, meron ding pinapag-anyaya, Butihing Ama, Kailangan Kita Now Na, a Father's Day Special Seminar with Pastor Willie Basilio at Pastor Gami Alba on Saturday, June 15, 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa CSM Building, dyan po sa Santo Niño, Paranaque City. Okay, pwedeng tumawag kay Pastor Riuel Alfonso for more details sa 851-0524, 851-0524.
Okay, sa mga nagtatanong paano makakonect sa atin online, simple lang po, punta lang sa ating webpage na febc.ph. Tapos, click nyo lang yung listen online at piliin ang 702 DZAS. Para naman sa naghahanap ng ating fanpage sa FB, 702 DZAS Family Matters. May comment pa dito, maganda daw para sa mga estudyante itong libro na Pass or Fail. Sabi ni Mark Christian Molenio. Available pa ito sa leading bookstores, diba, Kuya Ronald? Yes, National Bookstore. Kung sakaling wala kayong mahanap, pakitanong nyo doon sa may cashier o kung sino man ang pwedeng pagtanong. Kasi madalas na siya nauubos katulad ng... Na-out of stock? Yes. Wow. Mahalaga kasing elemento na nabibili ng mga kabataan. So, mura kasi siya, kaya madali siyang bilhin. Magkano ba? 75 pesos. Ah, mura okay. Nga. Kasi ang ating gustong abutin ay mga kabataan, kaya hanggat maaari, baba yung presyo. Oo, nako. Pass or fail, paano maging the best student ever? Pwede nyo pang basahin kasi yung iba ang pasok nila sa Monday pa Monday or pa. Sa Atrese pa. Yung college next week pa eh. Next week pa. Kaya hindi pa din ganun katindi yung daloy ng traffic. So, expect natin yan na mas magsisikip kapag lahat ng mga estudyante ay balik eskwela na. May nakikinig sa atin, si Bingbing Nispero. Sabi niya, I asked my daughter how to be the best student and she said RRSP. Wow. Respect, responsibility, safe, and pride. She is 7 years old, grade 2 sa Edmonton, Alberta. Mukhang sa Canada ito, no? Yes, yes. Hersent, Ray, and Padilla. Avid listener daw natin. Keep up your awesome work, Ate Heidi, from Bingbing Nispero. Salamat po sa inyong mga mensahe at encouragements. Okay, anong mga areas ang pag-uusapan natin? Unahin natin mamaya, bakit kailangan mag-aral? Mm-hmm. Tandang-tanda ko yan, ang ulit-ulit na tinatanong ng anak ko sa akin. Kapag nahihirapan akong gisingin siya tuwing umaga, bakit daw kailangan mag-aral? Siyempre, ito yung habit of procrastination ng mga kabataan. Uh-huh. At saka si Pastor Ronald, meron siyang exposure diba sa loob talaga ng eskwelahan. So, iba't ibang mga learning styles or study habits ang nakikita niya sa mga estudyante. Positive and negative peer pressure at iba pa. At saka kung nag-aaral ba, pwede na rin mag-enjoy-enjoy? Kailangan mong mag-enjoy kasi kapag hindi kayo nag-enjoy sa pag-aaral ninyo, mas mahirap matuto. Isa yan sa prinsipyo sa learning, no? Mm-hmm. Na you have to enjoy what you study and what you learn. So, pag-asapan natin mamaya. Oo. Hanggang alas 11 po sa inyo ang Family Matters. Pwede rin magpadala ng mga mensahe. Tanong man yan o komento, i-text lamang kami. DZAS Space ang iyong mensahe at ipadala yan sa 2299. Sa FB, hanapin 702 DZAS Family Matters. At kung tatawag, 654-3322. You look around, staring back at you, another wave of doubt. Will it pull you under? You wonder, what if I'm overtaken? What if I never make it? What if no one's there? Will you hear my prayer when you take that first step into the
Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Nagbabalik po ang Family Matters. Time check, 9:48 ng umaga. Hello sa mga co-teachers ni Gerson Kapuyan, mga first-time listeners natin sa JBRC. Sakto daw yung topic natin ngayon para sa kanila. Okay, sige po, mag-tune in lang kayo at ang pag-uusapan natin ngayon ay Buhay Estudyante, School Bukol, No More, How to be the Best Student Ever. Mula po ito sa libro na Pass or Fail. Okay, para sa mga estudyante, ito po ay sinulat ni Ronald Molmisa, ni Kuya Ronald Molmisa. At syempre, hello din sa kanyang wife, kay Ate Gigi. Mahihain eh. So, dito lang. Lahat na lang. Kukuha ng picture. Lahat na lang ng pabati niya iabot mo kay Kuya Ronald. Happy listening kay Avi Ruiz at sa kanyang mother, sa lahat ng HPCI Valenzuela member na nakikinig ngayon. Happy listening din sa ACBS Mahayhay Laguna. Welcome po ang inyong interaction ha. Pwedeng comment or tanong at mag-text lang, mag-FB or tumawag sa amin. So, Kuya Ronald, bakit ba kailangang mag-aral? Well, natanong ko rin yan nung ako'y nahihirapang sumagot ng math equation. No? Ano bang connection ng calculus, differential meron calculus? Meron din ka din palang problemang subject. Oo, kasi ano nga yun? Math equations. Mga equations, tapos yung kami nagre-redox analysis ng chemical, ano yung mga reaction sa chemistry ng nung ako'y nasa high school. High school. Lagi kaming nagkakabisa ng mga valence electrons. Sabi ko, saan papapunta ito lahat? Parang absent ako niya na. Yan, valence electrons ng sodium. I mean, ano bang punto? Bakit kami nagkakabisa ganito? Bakit ko ba ito inaalam? Well, meron tayong dahilan ba tayo nag-aaral. First and foremost, I think yung konsepto na studying develops discipline. Mm-hmm. Sabi ko nga sa mga estudyante, kapag hindi kayo marunong magdisiplina ng sarili niyo. Madadala niyo 'yan kahit kayo ay nasaan, nasa trabaho, when you do work, no, na beyond your schedule as students. Kasi importante na magkaroon kayo ng skills at ng yung must learn how to control yourselves minsan, no? Kasi discipline ano 'yan, a form of self-control, no? Tsaka you make things possible sa pamamagitan ng pagtitemper, yung pagpipigil ng mga tendencies ninyo. Mm-hmm. So, tinutulungan kayo ng studies para ma-develop yung discipline. Kaya ang tataka ako, kapag may mga estudyante, kapag nag-aaral, no, gabi yan, nag-aaral, antok na antok. Pero kapag nagdo-dota, nagko-computer games, buhay na buhay. Ikaw naman! So, mayroong ganun mga senaryo. Bakit? Kasi hindi nila rin ini-enjoy at hindi lang alam yung paano enjoy ng pag-aaral. Eh, paano mo nga naman i-enjoy yung table of elements? Pero maraming pagkakataon, you can enjoy memorizing all of these things. Unless yun ang favorite subject mo. Eh, ako kasi, wala naman ako sa linya ng yung mga mathematician. Mm-hmm. I'm a writer by interest and by discipline. So, nagtataka lang ako, ba't kailangan namin kabisaduhin yung mga valence electrons na yan? No? Yung aming teacher pa nung high school, masyadong mahigpit. And I think maganda rin na naging pitch sa amin kasi bahagi ako ng pilot section eh. Mm-hmm. And simula, modesty aside, mula grade 1 hanggang ako'y mag-high school, fourth year, nasa pilot section ako. Iba yung disiplina namin. Kung kami pumapasok ng, kung yung iba pumapasok ng siguro 8 hours or 6, 7 hours a day, tama ba? Hindi ko lamang schedule ngayon. Pero sa amin, halos 8 hours kaming nasa loob ng eskwelahan kasi may mga enriched courses pa kami. Mm-hmm. Kaya malaking tulong yon when I became a student ng pamantasan ng University of the Philippines. Kasi yung pinag-aralan naming math, ito ang problema sa public school system. Yung pinag-aralan naming math from first year to fourth year, napansin ko half sem lang o one sem lang namin nagamit nung ako yung nag-ano. Talaga? Nagpunta ng college. Especially pag kayo nasa engineering courses. Uh-uh. Kaya ito yung kailangan bigyan ng solusyon ng pamahalaan o kaya ng Department of Education na i-upgrade yung math skills din ng mga nasa public education system. Mm-hmm. So, that's number one. Balik ako doon. Studying develops discipline. And it promotes hard work and dedication. Mm-hmm. So, pag sinabing dedication, mas natututunan mong magtyaga,
Kaya yung kahit yung mga mahihirap na mga kabataan, touch na touch ako doon. Yung alam niyo yung naglalakad, no? Lumalangoy para lang makarating sa kanilang mga eskwelahan. Mm-hmm. So importante na matutunan ng maraming kabataan 'yon. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 9, no? Verse 10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Mm-hmm. And then studying brings you closer to your dreams. Marami nagsasabi, hindi mo daw kailangan mag-aral para magtagumpay. Well, hindi lahat ng tao maabilidad eh. Mm-hmm. Maraming mga kilala kong tao, prominent din tao, nagtagumpay kahit hindi nakatapos ng kolehiyo. Tama. Pero exception sila. Ngayon nga, kahit meron kang masteral degree, nahihirapan kang maghanap ng trabaho. Dahil sa competition. Yes. Lalo na sa Amerika ngayon, marami kong kaibigan, nagpi-PhD ngayon doon. Parang ayaw na nilang tapusin yung PhD kasi napakalaki ng gap, no, ng kung ilan yung gumagraduate ng PhD at yung need for PhD graduates, parang wala rin silang mapapasukan trabaho. At maraming nagkakaproblema, lalo na sa mga estudyante sa Amerika, yung loans, mga mm-hmm. student loans. So, well, hindi man requirement o necessary, I would say, o parang crucial sa lahat ng pagkakataon yung pag-aaral, pero still, mas lalong walang mangyayari sa buhay mo pag hindi ka nag-aral. Mm-hmm. Kaya sa akin, hate na hate ko namang makita yung mga nagbubulakbol ng mga estudyante. Mm-mm. Kasi hindi lahat nakapag-aral eh. Tama. So lahat kailangan merong pagtsatsaga at maintindihan nila na yung bawat baon na binibigay sa kanila ng magulang nila, hindi nila lang kung saan nila ninukuha ng magulang nila yun. Mm-mm. So I think I can summarize yung position ko with regard to that. Bakit tayo kailangan mag-aral? Yung tatlong words, discipline, mm-hmm. dedication and dreams. Mm-hmm. No? So importante na maintindihan 'to ng mga kabataan. Okay, napakaganda. Discipline, dedication and dreams. Yan ang nakukuha natin aside from dun sa mga academic information na na-earn natin mula sa ating mga eskwelahan. Ito ay nagpro-promote ng dedication, discipline, at saka mas nagiging malapit ang pag-abot natin sa ating mga pangarap. So yan ang mga driving force. Kaya gumigising tayo ng maaga, nagsusunog tayo ng kilay. Mm-hmm. Oo. Ikaw ay cream of the crop pala, ha? Hindi naman, nabigyan na pagkakataon. Natatandaan ko nung ako ay nasa high school, ang pasok namin 6:30 ng umaga. Ewan ko kung ano oras ang pasok ngayon. Maaga talaga kasi, ito nga nakakatawa. May isa akong teacher, nakakwento ko lang na konti. Nanggagaling pa siya ng Cavite, Noveleta. Mm-hmm. At talagang mas nauna pa siya sa amin. Ang aking, ano lang, kwento ko to sa libro. Ang bahay ko, siguro mga 300 meters lang wala sa eskwelahan. Mga ilang minutong lakad lang yon. Siguro wala pa 5 minuto, nandun na ako sa ano eh. Ang problema ko, I'm so confident na hindi ako malilate. 6:30 pasok namin, no? Kasi mag-iinin ka muna, gigising ka ng alas 6. Mag-iinin. You know the term, mag-iinin. Yes. Hindi mo na kayo babangon and then mag-stretch-stretch mo na. Maliligo ako mga 6:15 ng umaga. So wala nang almusal. Kinain na ng pag-iinin. May almusal pa rin naman, mabilis lang. Pero isang nagmarka sa aking karanasan bilang estudyante, kasi may ugali yung teacher namin, talagang in a jest, nagjo-joke siya. Lagi niya kaming sinasabihan, yung late ka na naman, Mr. Molmisa. Talagang pagpapasok ka, announce. May grand entrance, no? So kaya the late Mr. Molmisa. So ang mangyayari niyan, so, mapapahiya ka kahit paano. So, may mga pagkakataon, di na ako pumapasok. Kasi nahiya ako eh. Kasi siya yung first subject niyo talaga. Kasi galing pa siya ng Cavite. Oo nga. Tapos naman. Ako, 300 meters lang, nalilate pa ako. Di ba kahiya-hiya naman? So, isa yon. Sakit natin yan. Sakit na marami daw yan. So, magmula noon, naging conscious na ako pagdating sa mga schedule, lalo na sa pagpasok sa eskwela. Kaya ako, when I teach, mahalaga sa akin yung punctuality. Mm-hmm. Kasi if you're not respecting other people's time, palagay ko magandang maunawaan mo na kung gagawin sa'yo yan, magiging masaya ka ba. Mm-hmm. So, sabi nga na isa kong kaibigan, be on time. Kasi pag masyado ka maaga, you're wasting your time. Pag masyado ka late, you're wasting other people's time. Mm-hmm. So, ang importante, yun nga, disiplina. Discipline, okay. Discipline, dedication, and dreams. Yeah. Yan ang mga dahilan kung bakit tayo nag-aaral. Ikaw, sa observation mo, may ministry ka sa mga kabataan, ikaw ay nagtuturo sa university. Ano-ano yung mga learning styles na naobserbahan mo sa mga Pinoy students? Petics lang?
iba-iba kasi ng ugali ng mga naging estudyante ko eh. So, FYI, sa ngayon, nagpapahinga muna ako sa pagtuturo, but mm-hmm. I'm still finishing my PhD. Kasi lumaki yung demand sa ministry, so I have to take a prioritize. Time yeah. So, well, ito lang yung observation ko ng mga estudyante. Kapag sila gumagawa ng proyekto, relax yan. Hanggat hindi dumarating yung mga 2 weeks, 3 weeks before submission. Mm-hmm. So, katulad na sinabi mo kanina, yung procrastination. Procrastination, talamak talaga yan. Pagdating sa learning styles, marami pa rin talagang visual. When I had my teaching stint sa Ateneo, gumagamit pa ako ng acetate. Yung acetate, old school yun eh, no? Yung may ilaw po yun. May ilaw pa yun eh. Abot na pa siguro ng iba yun, acetate. Sinabihan ako ng mga estudyante ko, sir, baka pwede naman kayong gumamit ng PowerPoint. So, PowerPoint naman ako kasi ayun ang kanilang gusto. Well, hindi ako gumamit ng PowerPoint dahil ginusto nila. Kasi naintindihan ko na mas gusto nila yung may mga video, mas natututo sila sa ganung uri. Anong subject ba yung tinuturo mo nun? Nagturo ko international political economy. So, napakahirap nga, hindi, no? Hindi basta-basta madidiscuss mo yung mga concepts pag wala silang nakitang video, documentary. Uh-huh. So, importante na mayroon talagang video. So, you can only do that kapag may PowerPoint kang facility, no? So, isa yon, visual sila. At importante that when you teach, you speak clearly. Mm-hmm. Ang isang tendency ng mga baguhang mga teacher, nang galing din ako doon, mabilis tayo magsalita. I don't know kung mabilis ako magsalita ngayon. Date lang kayo ni Ate Gigi. Ang nangyayari, kapag baguhan kang teacher, kinakabahan ka. Lalo na yung mga bagong graduate, mga 21 years old. So halos 4 taon lang ang tanda mo minsan sa mga estudyante mo. So, kinakabahan ka, kaya ang bilis mo magsalita. Pero importante sa mga estudyante, naririnig nila ng maayos yung mga tinuturo mo. So, marami sa kanila mga auditory learners din. Sila yung hindi masyado nag-e-enjoy kahit may nakikita. Importante sa kanila, naririnig nila ng maayos. Mm-hmm. So, iba-iba ng learning styles. At meron din iba, yung alam mo na yung nagdo-drawing, mga kinesthetic naman daw ito mga to. Mm-hmm. Yung hindi basta-basta natututo ng may nakikita lang, may naririnig, maganda meron silang ginagawa. Mapapansin nyo yun sa mga estudyante na nagdo-doodle, ayun, nagdo-drawing. Lahat ng sinasabi mo, dino-drawing nila. So may ganong mga estudyante. May isa ako naging estudyante, antahitahimik niya. Then pagkatapos ng klase, kinausap ko siya. Anong ginagawa mo? Napapansin kita. Hindi ko siya ni-rebuke nung panahon na nagle-lecture ako. Kalain mo. Ang kanya palang ginagawa, gumagawa siya ng isang anime comic character. Mm-hmm. Nung tinignan ko, awesome. Magaling siya, magaling. Pero sabi niya, sir, pasensya na kayo kasi ito yung aking diversyon. Pero nakikinig ako sa inyo. Nakikinig naman siya. It's just that, kapag nagsasalita ako, kailangan may ginagawa siya. Mm-hmm. So, iba-ibang uri ng learning styles. Kaya ang tip ko sa mga teachers, kung meron kayong pagkakataon bago kayo magsimula ng inyong lecture o kaya before the SEM, no? O kaya bago kayo magsimula ng formal lecture, pwede niyong gamitin kahit yung mga online survey forms ng multiple intelligence. I'm one of the believers ng multiple intelligence theory, no? Kasi wala naman talagang estudyanteng bobo. Walang estudyanteng talagang parang mahina ang utak. Iba-iba lang tayo ng katalinuhan na binigay ng Panginoon. Mm-hmm. So, sa mga teachers, pwede nyo tingnan yung multiple intelligence forms or online survey questionnaires. Then, pasagutan nyo sa mga estudyante nyo. Mm-hmm. Kasi meron ding mga tips kayo makukuha from that theory para mas effective kayo makapagturo sa mga estudyante. Mm-hmm. Para doon, mag-gauge nila kung ano yung pinaka-epektibong paraan para yung mga tinuturo mo hindi nasasayang. Yeah, kasi isa sa style mo. Totoo yan. Kasi isa sa prinsipyo ng pagtuturo is this. Hindi dapat siya teacher-centered. Tama, learner-centered siya. Kasi kahit natapos mo yung iyong syllabus, kung wala naman natutunan yung estudyante, failure pa rin yun sa'yo bilang teacher. Kasi ang punto ng ating pagtuturo ay matuto yung mga estudyante. Marami ng mga kaabalahan ng mga estudyante, iba-iba ng learning style. So, kailangan yung skills mo as a teacher
maintindihan mo paano mo sila tuturuan. Eh, buti natutunan mo yun, na ikaw as a teacher ang mag-a-adjust din sa estudyante mo. Ang totoo niyan, malaki ang papel ng teacher para matuto yung mga estudyante. Siguro bibigyan ko ng ganitong percentage. Kung bumagsak ang estudyante, palagay ko, importanteng maintindihan, ang bigat noon nasa akin, ha, sa aking assessment, 70% nasa teacher. Bumagsak kahit na everyday namang pumapasok. Yeah, so 30% sa mga estudyante, lalo na may gantong kaso. Lagi nagsasabi sa kahit hindi taga University of the Philippines, no, kahit hindi taga UP, kahit sa ibang mga universidad, nagsasabi sa akin mga estudyante, "Sir, ba't ganun? Yung teacher ko, 80% sa amin bumagsak sa exam." Nagtatanong na ako doon, "Bakit kayo bumagsak? Mga hindi ba kayo nag-aral?" "Nag-aral po kami. May mga teacher nagbibigay ng exam, hindi naman nila sinama sa lecture." I mean, isa yun sa pinakapangit na pwede mong maranasan bilang estudyante. No? And then, kapag may mga instances, majority bumagsak, palagay ko, teacher problem yun. Kasi nagkamali ka ng approach. Kailangan alamin mo kasi, pakiramdaman mo yung klase mo. Okay. Kumbaga, eh, hindi naging effective yung style mo, kaya hindi naka-penetrate dun sa mga pero target mo. Pero hindi naman natin binabaliwala na minsan may mga estudyante talagang pasaway. Oo. No? Pero bilang teacher, para ka kasing ano eh. Mga indicators lang yun, diba? Para i-evaluate mo rin yung iyong technique. Yeah, that's true. Isa ho sa tawag sa mga teachers, mga local parentis, mga local parents sila. So para silang mga magulang. So kung paano niyo, kunyari magulang kayo, kung paano niyo minamahal yung mga anak, ganun din mahalin niyo yung mga estudyante ninyo. Okay. Magandang umaga po sa inyo. Nakaka-relate ako sa topic. Tamang-tama po sa akin dahil student mom po ako, and sa June 10 na po ang pasukan namin. And katulad ni Pastor Ronald, hate ko po yung math. At nagbubunyi ako dahil wala po kaming math subject this year. Okay. Anong course niya? Natanong ko din yan sa self ko, why may math? English major ako. And I found out na lahat ng subject ay related kahit ano pa ang major mo. Yeah. Ayun, natanggap na rin. Yung math talagang gagamitin mo yan kahit saan ka. Anong profession mo? Mm-hmm. Yung simpleng pag-aad, pag-multiply. Siguro sa mga engineering courses, mas higher forms of math. Pero yung math, basic yan eh. Basic eh. Oo. Okay. So, sige, nako. Babalikan po natin ang ating discussion at mamaya ituturuan naman tayo ni Kuya Ronald Molmisa how to study smart, how to study effectively. May mga exam tips ka ba? Ito yung mga kakatoxic na panahon, di ba? Yes. School opening pa lang, alam namin sobrang na-toxic kayo at na-hassle sa long lines, ano, sa enrollment. Kanya-kanyang kwento yan. At saka ngayon, medyo getting to know you muna, lalong-lalo na sa mga first year college students pa lang. Pero sa reality, ilang linggo lang, exam weeks na. Okay? So tutok lang po kayo dito sa Family Matters. Plus, text us sa DZAS Space ang iyong message at isend sa 2299 sa FB. Sumali na po sa ating trending wall ngayon, 702 DZAS Family Matters. What are you waiting for? What do you have to lose? Beyond security, try to hold you. May kilala ka bang bata na malabo ang paningin o di kaya'y bulag na talaga? May kaibigan o kamag-anak ka ba na may anak na may kapansanan sa paningin o ipinanganak na bulag? Sumangguni sa Resources for the Blind sa telepono bilang 726-3021-24 o mag-text sa 0949-499-1111 para sa karagdagang impormasyon kung paano siya matutulungan. Sa isang tawag na yan, isang buhay ay maaaring mabago. Isang mensahe mula sa RBI, PIA, KBP at nang hindi lang ito. Hay nako, ako, ayoko na talaga. Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa mga kwento at mga palabas na ang sakit sa dibdib ng ending. Nagbabayad na ako, sumasama pa ang loob ko. Ayoko na talaga. Ibahin mo ang kwento ko. Jo Cabrera Alabastro po para sa Pages. Mga kwentong pag-ibig na merong happy ending.
Sabado mula alas 6:30 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang yan sa inyong FEBC Radio 702 DZAS. Agapay ng sambayanan, hatid ang mensahe ng pag-asang buhay na buhay. Agapay ng sambayanan, 702 DZAS. So what are you waiting for? What are you having? Salamat po sa pag-tune in dito sa Family Matters. Kasama niyo pa rin kami. Ako po si Heidi Bernardo Sampang at si Pastor Ronald Molmisa. At para lalo kang ma-encourage, Kuya Ronald, sabi ni Alma Labarinto, meron na rin po akong book na Pass or Fail. Ang ganda po talaga. At marami na rin pong nakakabasa dito ng mga classmates ko. Marami po kaming natutunan. Thank you po, Pastor Ronald. Salamat din sa pagtangkilin. Okay. Pabati, happy birthday kay John Reb Hizon from Ivy Hizon and family. At ako ay nag-pray ng katalinuhan para sa aming churchmate at kasama ko sa music team, kay Ivy Santos, magte-take ng architecture board exam, I think tomorrow and on Sunday. Ayan, yes. Ako, matindi yan. Nag-board ka rin ba? Walang board sa mga aking kurso eh. Public ad ako eh. So, usually mga engineering courses yan eh. Yung mga board tsaka yung mga science courses. Ako din yung pinili ko. Walang board exam. John, Mass Communications. Oo. So, sa mga nagbo-board exam, mamayang gabi, tulog ng maaga. Physically, i-prepare ang katawan. Yes. Oo. Tsaka, pray. So, Ivy, at sa mga kabatch mong magbo-board exam, samahan kayo ng Lord at ipaalala niya yung mga ni-review. Last year pa siya nagre-review eh. Maganda yan. Magandang inihanda mo na yung sarili mo sa big day. Mm-hmm. Kasi isa sa tip ko yan eh. Kahit sa normal lang na exam, review at regular intervals. Yung hindi mo pipilitin ng sarili mong i-review ang lahat ng materyales sa loob ng isang araw, dalawang araw. Mm-hmm. Maganda na maging bahagi talaga yun ng buhay mo, yung pagre-review. O, bago natin pag-usapan yung exams, may mga greetings ka pa dyan, Pastor Ronald? Okay, nakikibati rin ako no, sa aking mga kamag-anak din. Stephen family, kay Ate Lani, Ate Ems, Ate Cathy, kay Grace, kay Loewy, si Gaisel, no, nakikinig ngayon, na aking kapatid, asawa niya, si Kuya Arnel. And then yung aking ilang mga kabataan sa ministry, si Nestor, nakikinig ngayon. Mm-hmm. Happy listening po sa inyo. At sabi ng ilan nating mga texters dito, whether we like it or not, math subjects ay part ng ating buhay. Though I am Polsci graduate, tanggap ko ito. Ang Polsci sa UP, may math din. Mm-hmm. Kasi kaya tinawag nga siyang science kasi may aspeto ng political science na i-quantify mo ilang bagay. Mm-hmm. So, sa amin, sa department, meron kaming ilang mga math subjects. So, kahit nga daw, tres. Ang kanyang college algebra at statistics, kumbaga ay ganun talaga eh. Bahagi talaga ng buhay ang matematika. Yes, to yan. Okay. Ako din eh, masipag akong pumasok. Siguro yung pinar ng teacher ko, kaya pinasa ako. Yan. Isa sa naging inspirasyon ko yan, sinabi ni former Senator Juan Flavier, sabi niya kasi, kahit hindi ka matalino, basta lagi kang pumapasok sa eskwela, tatalino ka rin. Tapos, nagsasubmit ako ng mga requirements. Totoo yan. Oo. Ang totoo niyan, may parte ng pagiging guro na minsan hindi ka tumitingin doon sa talino ng estudyante, kundi yung disiplina at ugali. Mm. Kasi may mga pagkakataon na yung talino hanggang dito lang minsan eh. Pag walang disiplina, kahit matalino ka, minsan
hindi mo kayang magtagumpay. Kasi wala kang nga disiplina. At part ng disiplina, sabi mo kanina, kung may exam, parang utay-utayin mo, hindi yung isang bagsakan ng pagbabasa. Bakit? Ano yung tendency pagka pupunuin mo yung sarili mo? Information overload. Yes, that's one. And mapapagod ang utak mo. Kaya marami na may mental blackout pagdating na ng exam. Kasi pinagod ang utak nila. Ang aking pagtuturo, may isa akong style. Malaki ang percentage ng aking gradong binibigay sa estudyante sa quiz. Maaring hindi to gusto ng ibang estudyante, pero kunyari, may 100% ka makukuha sa klase ko. 40% doon manggagaling sa quizzes. Quiz. Pero hindi naman yan puro surprise. Hindi surprise. Ina-announce ko ito naman. Importante kasi sa akin na regular ka nag-aaral. At usually, ang aking mga objective questions lang naman, para malaman ko lang kung talagang nagbasa ka. Kasi hindi mo masasagot ang objective question pag hindi ka nagbasa. So, ang magiging surpresa lang doon, ano yung tatanong ko? Pero ina-announce ko na may quiz tayo. At may mga chapters kayong kailangan basahin. Paano ba kami huhusay sa pagmemorya? Maraming may mga organisasyon nagtuturo about how to boost your memory. Pero meron lang akong ilang na banggit dito sa libro na palagay ko makakatulong din sa inyo. Kasi ako, aamin talaga ako ha. Ano to? Confession. Mahina ako mag-memorize. Oo, pero okay ako pag essay ang exam. Panatag ang kalooban ko. Pero pagka enumerate na, yung kaba ko matangkad pa sa akin. Siguro isang major tip na mabibigay ko when you like to memorize. Kung talagang kailangan mag-memorize. May teacher na ganun Kailangan unang-una, i-appreciate mo at mahalin mo yung i-memorize mo. Kunyari, lahat ba ng kaibigan mo, kunyari sa church, alam mo ba ang kulay ng kanilang damit nung huli kayo nakita? Hindi mo na natatandaan yan, di ba? Pero kapag interesado ka sa bawat isa sa kanila, lahat ng detalye ng kanilang kasuotan, matatandaan mo kahit paano. Kasi interesado ka sa bawat isa sa kanila. Okay. Parang ganyan din. Kunyari, nag-aaral ka ng history. Madalas niya nag-memorize, ano? Kapag binabasa mo lang history as trivias, information. Lalo mga dates. Ayan, palagay ko, never kang matututo talaga. At I think, mali rin na iturong history na pagkakabisa lang. Kaya nga tinawag siya sa Filipino, kasaysayan. Meron siyang saysay sa buhay mo. Dapat makita ng mga estudyante na itong binabasa ko, may saysay ito sa buhay ko. Pag hindi nila nakita yung isang bagay na may saysay, mahirapan sila mag-memorize. Kasi hindi ito bahagi ng buhay ko. Parang I can just ignore all of this information. So, isa yun sa major tip. Kailangan ma-appreciate mo ba't ka nagkakabisa. No? At meron ako ilang tips na binigay dito. Well, ito yung mga practical. If you know the mnemonic devices, no? Yung kanyari, kailangan mong kabisaduhin yung color ng rainbow. Diba? We have the Roy GB, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. So, nilagay ko rin dito, page 26. Kunyari, kabisaduhin mo yung lahat ng planeta. Although yung Pluto daw, hindi na daw. Hindi na planet. So, my Mercury, so, parang my very earthly mother just served us noodles. So, bawat letra doon, ang simulang umpisa ng bawat salita, it would represent a planet. So my Mercury, very Venus, earthly Earth, Mother Mars, just Jupiter, served Saturn, Uranus yung us, the noodles Neptune. So mnemonic device yan. And then, well, mababasa naman to sa libro. I just have a quick rundown of this. Yung method of loci. So loci means yung Latin word for places. So, tandaan mo kung ano yung bahay mo, ano yung mga parte. Then, i-associate mo yung parte ng bahay mo, iba't-ibang parte, sa isang salita o isang bagay. Makakabisado mo siya. Parang compartmentalize. Yes. So, marami pa dito. Yung image naming, image association, storytelling. Maganda ito storytelling. Kasi, makakabisado mo yung mga items, gagawin mo siya ng storya. And then, pag talagang worst comes to worst, talagang hindi mo matandaan, mag-study cards ka. Study cards, hindi kodigo. Hindi kodigo. So, iba yung kodigo. Minsan magugulat ka sa desk, diba? Minsan palit-palit tayo ng rooms, diba? Sa desk, may mga nakasulat na doon na sagot. Pag-upo mo. Saka may cheating arrangement daw yan sa mga loko talagang mga estudyante. May isang style, ginagawa ng iba kong mga kaklase nung ako yung nasa high school.
Yung nagmamay I go out, ano yung mamay I go out, iniiwan yung reading material sa loob ng CR. Toilet. Okay, hindi. Huwag tayo bigay ng tips dito sa pangkong mga opya, baka magbigay. Pero minsan tayo. Bawal na yun eh, magmay I go out during the exam. Pero minsan di maiiwasan eh, talagang pinapaalis eh. Mm-hmm. Pag mga crucial na exam, kunyari entrance exam, college entrance exam, bawal lumabas. Mm-hmm. At hindi magsisimula. Pag meron ng mga nag-i-exam, bawal na rin magdagdag pa ng ibang mag-e-exam. Mm-hmm. Kasi integrity ng exam, inaalagaan natin yan. Pero nakakatulong yung pagkaka-schedule din ng mga exam days. Diba hindi naman yan minsan isang araw lang. Kumbaga MWF or tatlong araw sa isang linggo. So, binibigay naman in advance, diba, kung anong subjects yung mauuna at yung mahuhuli. So, makakatulong yun sa'yo para i-organize din yung reviewing time mo. Pero sa mga college students, asahan nyo na, sunod-sunod ang exam pag finals week. Totoo. Lagi nyong ihahanda sarili nyo, lalo na mga freshmen. Ang payo ko, yung first sem ninyo, 4 days na yon sa mga susunod yung mga semestre. Mm-hmm. At kailangan sanayin yung sarili nyo na maging disiplinado. Kasi talagang sabay-sabay ang exam minsan kapag finals week. Kunyari, sa umaga meron, hapon uli, meron uli. Kaya doon nawiwindang. Kaya nga midterm ang mga college students, sabaw na daw yung utak nila. Sabaw, no? Buti hindi pa nakukulta. Ano, well, mas mahigit yung sabaw kasi sabaw, liquid form na eh. So, well, kailangan yung sanayin ng sarili nyo. Kaya dapat disiplinado sa pagre-review. Yes. And isang tip ko pa, hanggat maaari mag-take notes kayo. Mm-hmm. Kunyari, may isa kayong libro na babasahin, mag-take notes kayo para kapag nag-review kayo uli, hindi na yung libro babasahin nyo. Yung notes na lang. Yung iba gumagamit ng highlighting pens. Yan. Anong comment mga visual people yan. Uh-huh. Okay lang yan. Okay lang yan. Meron ako isang sudyante, natatawa ako at natutuwa. Ilan yung kulay ng highlighter na alam mo, Ate Heidi? Ilan yung kulay na alam mo? May green, yellow, pink. Siya gumamit ng tatlo. Uh-huh. Yung tatlo na yon, green, yellow, pink. Sabi ko, paano mo ginagawa yan? May coding daw siya. Uh-huh. Ito yung mga major details, may mga sub-details, ito yung mga possible na itatanong sa quiz. Imagine that. May coding na siya sa kanyang utak. Pero hindi lahat ganun eh. Mm-mm. Mga visual people ganun. So, importante rin na kahit kayo hindi visual, importante nagte-take notes din kayo. Kasi madaling makalimot eh. Mm-mm. Huwag kayo masyadong umasa kahit mga bata kayo. Makita nyo lang yung crush nyo, nakalimutan nyo na yung pinag-aralan. Yung mga ganun kaso eh. Okay? So, isa rin nakatulong yan sa pagre-review ko kasi may comprehensive exam yung masteral degree ko. Mm. Ang ginawa ko, I studied books, nag-take notes ako, and then hindi ko na binasa yung mga libro. Kasi ang comprehensive exam, mga 4 hours yan eh. And you cannot write all the things that you've read. Mm-mm. So, yung importanting punto, nag-annotate ako. I call that annotated bibliography. So, ayun na lang yung binabasa ko nung ako'y papalipit na dun sa examination time. So, importante yan. Minsan, pag nagre-lecture si teacher, gusto sana naming mag-notes. Yes. Diba? Dahil sabi mo nga, madali tayong makalimot. Mm-hmm. Oo. Minsan naman, Kuya Ronald, ang bagal naming magsulat. Hindi namin masundan yung gusto sana naming isulat. Kaya sabihin ako dyan, nagbago na rin ang mga estudyante. No? Okay, ayaw nyo na magsulat. Ang ginagawa nila, kinukuna nila ng picture yung PowerPoint presentation. Nung panahon ko, not long ago, talagang ano, ay dalawa lang yan. Either mag-take notes o i-record mo yung lecture ng teacher mo. Ngayon, hindi na. Maniniwala ba kayo? Kasi ba, nag-speak ako sa Youth Factor, no? Yes. Last April. Imagine that, tinag ako ng isang kabataan, lahat ng slides ko, kinunay niya. So, ganun na kasi ang teknolohiya. Very accessible. Well, pagdating sa taking of notes, hindi lahat ng sasabihin ng teacher mo, of course, isusulat mo. Importante rin na kung may PowerPoint presentation yung iyong teacher, isang pinakamaganda diyan, kung tanungin mo kung pwedeng hingin yung yung PowerPoint. Pero kung hindi, ang tip ko yung mga major words. Usually in PowerPoint naman ano lang yan eh, mga words lang naman yan eh. So, ang mangyayari, isulat mo yung mga major words and then kapag meron kang na-miss out, pwede mong tanungin yung teacher mo. Mm-hmm. At pagdating sa note-taking, importante rin na yung mga symbols kung tawagin no para maging pamalit dun sa mga words. Yes. Kaya meron tayong mga ampersand, yung plus and ganun. And then may mga arrows. Maganda kasi visual din eh. Mm-hmm. If you can have a spider web ng mga ideas, you can do it. Mm-hmm. So nandiyan din 'yan sa libro na aking sinulat sa page 31 no. Mm-hmm. Meron ako librong hawak ngayon sa harapan. Oo. Ah, okay. Dito ko na miss yung ano. Yung
hindi ako masyadong nagpahalaga sa aking steno classes noon. Importante, magandang skill 'yon ng matutunan niyo 'yung steno. Sayang talaga. Kasi magandang lahat halos, well, hindi naman lahat kasi ng sasabihin ng teacher mo tatandaan mo. Importante lang 'yung mga major points, especially kapag meron siyang ine-emphasize paulit-ulit 'yon. Mhm. Yari history din, 'yung mga insights. Importante mag-take notes kayo isa rin para hindi kayo antukin. Kasi kapag nakatunganga lang sa 'yung ganyan, hindi active 'yung utak ninyo, madali kayong antukin. Lalo na pag 'yung oras, yes, eh mga afternoon, unholy hours ng mga ng klase. May klase kasi sa UP ng 11:30 to 1 eh. Oh, so yung mga 1 to 2:30, 'yan. So unholy hour. Oh, may caller tayo. Ang tanong niya, Pastor Ronald, nagtatrabaho po ako sa araw at nag-aaral po ako sa gabi. Yes. At halos wala na po akong time to review my subjects before the exam. Ano po ang pwede niyong tips sa akin? Siguro isa kung gustong i-recommend sa'yo, kung meron ka mga profesor, sabihin mo yung condition mo bilang working student. Sa Universidad ng Pilipinas kasi, may due consideration sa mga working students. Kaya kung may mga exam, pwede kang humingi ng excuse. May mga consideration kasi na eh. Naintindihan nila na kapag working student ka, kunyari call center for instance, mag-e-exam ka ng alas 8 ng umaga, baka pwede naman magagawan mo ng paraan, adjust. Nag-request ka, adjust ka, mga alauna ka ng hapon kumuha, just in case. Well, isang tip ko yan. Kapag working student ka, sabihin mo sa iyong profesor kung ano yung kalagayan mo. Walang matinong profesor na hindi uunawa sa isang working student. Kasi ako, meron akong isang naging estudyante dati, magaling siya. Napansin ko, nag-falter yung performance siya. Summer ito eh. Halos din siya pumapasok. Nung pumasok siya ulit, tinanong ko siya, ano nangyari sa'yo? Na-accidente yung kuya niya, kaya kailangan niya magtrabaho sa pabrika. Nakabawi yung estudyante, binigyan ko ng pagkakataon. No? So, importante na mapaalam mo yan sa professor mo. Importante din, when you review, fresh ang utak mo. Kaya dapat yung tulog, huwag mo i-compromise. Iba-iba kasi tayo ng ano no ng kakayahan ng utak para sa pagre-review, pero importante that you get enough sleep. Okay? Ano bang tanong niya? Yung paano effective tips to review? To review. Paano siya magkaka-time? Magkaka-time. Yeah, basically yung time. At kung pinapayagan ka naman ng iyong boss na mag-review-review, kasi marami din ako alam ng mga estudyante nasa call center. Kahit paano pag mga wala namang masyadong trabaho, hindi ganun ka-active yung work, you can bring your notes doon ka mag-review sa iyong trabaho. That is, kung hindi makaka-apekto yan sa trabaho mo, at kailangan alam din ng boss mo. Importante sa mga working students, ipaalam ninyo sa mga concerned authorities yung inyong kalagayan. Kasi, meron naman, pwede naman nila kayo maunawaan. Basta, sa trabaho, alam nyo yung inyong mga trabaho at hindi nyo kinukompromise yan. Okay? Kaya mahirap mag-aral at magtrabaho at the same time. Kaya taas ang kamay ko sa mga working students. No? Mm-hmm. Taas ang kamay ko. And I hope na meron din kayong support group na hindi lang kayo ang mag-aaral for yourselves, no? At atin ng klase. Meron din tumutulong sa inyo. Importante, lalo na if you miss classes, meron kayong kabuddy-buddy sa klase na pwede nyo tanungan at pwede kayong tulungan. But overall, pagdating sa pagre-review, kailangan handa yung utak ninyo eh. So kapag sumusuko na ang katawan, doon tayo nagkakaproblema. Kaya kailangan take vitamins at the same time umaattend ka ng klase. Mahirap mag-review ng mga materials na hindi mo natin na lecture. Oo. Hindi mo alam. Nanghiram ka lang. Nanghiram ka lang. So dapat ikaw mismo yung nag-take notes. Okay? Ang hirap din ng pagiging irregular student. Yes, ano? Isa yon. Marami ako mga naging estudyante, bumabaksak-baksak sa exam at sa quiz. Mainly because hindi sila regular na umaten ng klase. No? Importante yan. Kasi yung mga exam questions ko, well, as far as my teaching is concerned, no, hindi ako nagtatanong ng mga tanong sa exam na hindi ko na ituro. So, kailangan umating ka ng klase ko. And then, babasahin mo yung mga reading materials. Okay. Pastor Ronald and Miss Sadie, tama yung sinabi na nung high school, nasa isang malaking private school yung son ko. And pagdating niya sa college, sa math, hindi siya nahirapan kasi pinag-aralan na nila ito. Kaya maganda yung maayos na foundation ng students sa school.
wala nang dapat school bukol para sa magandang future. Sabi ni Ate Mila De Leon Reyes, FEBC Prayer Intercessors daw po. Hello, sabi ni Ate Mila. Kuya Ronald, kung may nakikinig sa atin na incoming freshman, first year college, ano ba ang mga skills na dapat nilang taglayin? Mm-hmm. Kasi diba, ang laki ng kaibahan ng pagiging high school student sa uni student. Okay, ang first din yung dapat gawin, tanggapin nyo ang katotohanan na hindi na pwedeng pa-bonjing-bonjing, ang tawag ko doon, no? Yung pa-petics-petics kayo pagdating ng kolehiyo. May isang nagsabi sa akin, Kuya, yung kapag kayo high school student, pag hindi pumapasok ang estudyante, minsan pumapasa pa. Balik na daw pag college. Kapag hindi pumapasok yung teacher, pumapasa ka pa rin daw. Kasi may ganun mga guro, nakakalungkot yun. Pero una, lagi ko sinasabi, tandaan ninyo na iba ang kolehiyo sa high school. Mm-hmm. Kumbaga, kailangan magsikap kayo mag-aral. Pati ang schedule, iba. Fix kasi yung schedule ng high school. Ito, darating sa punto na minsan pag naubusan kayo ng stat, although black sections madalas pag freshman kayo, no? Mga freshman ng mga mag-e-enroll. Minsan, hindi kayo nakakapasok sa mga kurso, mga subjects. Kaya kailangan you have to enroll mismo kayo mismo. Kailangan din ng diskarte. Na alam nyo yung proseso, alamin nyo lahat ng rules ng school. Paano mag-drop, ano pa, paano mag-engage sa mga student organization. Sa UP, administrators discourage yung pag-i-involve ng mga freshmen sa mga organization. Kasi transition period ito eh. Okay. Hindi sila pwede maging formal member. Pwede sila in the process of application, pero may consideration na kailangan matransition muna sila from high school to college. At ang mga bata madalas ang daming gustong gawin. Mm-hmm. Yung involved dito, involved dyan, iba-ibang mga organisasyon. Timplahin nyo muna yung sitwasyon. Alam ko na may mga talento kayo, mga interest kayo, pero unahin ninyo muna yung mga subjects ninyo. Transition lang. Hindi naman sa pinipigilan kayo sumali sa mga organisasyon. Intindihin nyo na may kakaibang demand. Mm-hmm. No? And then, ano pang papayo ko? Unti-unti, maging independent kayo. Diba, kunyari sa high school, minsan yung first year high school, nag-enroll kasama pa magulang. Yes. Dito hindi na po pwede na laging kasama yung magulang ninyo. No? Importante din, number 3, na kayo ay marunong makipagkaibigan. Mahalaga na may mga kaibigan kayong maasahan sa college. Kunyari, may pagkakataon na absent kayo, may papatanungan kayo. Mm-hmm. So it's also the time to develop your social skills. Okay? And then first, siguro pang-apat, importante rin, you attend your classes regularly. Mm-hmm. Hindi po pwedeng hindi kayo uma-attend. No? And befriend your professors, and then yung librarian niyo kung magre-research kayo. Marami kasi hindi na pupunta ng library. Uh-uh. Lalo na may mga kaso, hindi na papa-countersign ng ID, di ba? Before you use library facilities, yung ID mo, pinapa-countersign mo yan. Hindi na sila nagpapa-countersign kasi wala silang balak pumunta ng library. Bakit ka mo? May internet na. Uh-huh. Kilala nila si Mr. Google, best friend nila yan. Kaya ako, when I require my students to submit mga projects, lagi ko na pinapasama yung e-file. Uh-huh. Kasi the best plagiarism detector si Mr. Google. Uh-huh. Misan nga may mga nagpapasa sa akin mga papel, hindi pa nabubura yung hyperlink eh. Binabalik ko yun. Tigil-tigilan niya yan. No? Eh pag pre-read yun, ibang kulay. Ibang kulay pa rin. Halatang-halata. Meron pang linya. Oo, underline pa yun. Hindi nyo tinuturuan ng sarili nyo maging disiplinado. I mean, nadadala nyo yan kahit saan kayo magpunta. Okay. Ang ganda po ng topic, nakaka-relate po ako, engineering graduate at kumuha ng units for teaching and now preparing for board exam in September. At math major. Hello? Masaya din po ang math, sabi niya. Yes, I believe in multiple intelligence. Need lang na yung teacher is well knowledgeable to discover the student's intelligence. Nakikinig yes, po ako while reviewing. Multitasking. Si yeah. Sheila Portal. Yes, I agree. Kasi hindi basta-basta ang pagtuturo kung hindi mo alam yung katalinuhan ng iyong... May mga schools talaga na MI ang framework eh. No? Multiple intelligence. Mga emerging, mga bagong mga estilo ng pagtuturo. Okay. Break muna tayo. 10:31 na po ng umaga. Babalikan natin ang ating discussion plus ang inyong mga feedback, messages, and concerns dito po sa Family Matters. Samantala, bibigyan daan muna natin si Mommy Bessie Rios. So what are you waiting for? What do you have to lose?
Ito na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Purihin ang ating Panginoon dito po sa ating programang Memo ni Mommy. Mula sa inyong Mommy Becerius ay napakarami na po nating mga bagay-bagay na napag-uusapan patungkol sa atin pong relasyon sa mga bata. Sabi ko nga po, pag binabalik, alala ko, 17 years is 17 years. Parang nakapagpalaki na yata ang mga nakikinig mula sa akin noong pang ilang taon na nga ba yun. Para ngayon po, dito nga sa atin sa studio, ay meron akong nakakilala na ang nanay pala niya since she was 5 years old. Nakikinig na dito sa Memo ni Mommy, iba pa nga ang pangalan nun eh. Maglinga pa ang pangalan. And now si Shield working with us in the studio. Aba, nakakatuwa talaga. Kaya iba't iba po ang ating mga natututunan. At sana hindi lang po natututunan, ginagamit pa. And don't forget, isinalibro na po natin ang mga ilan, no? Sabi ko nga po, mga ilan lamang. At yan po yung ang nanay kong teacher at ang Memo ni Mommy, the book 1. Book 1. Kasi dapat po yan, may book 2, 3, 4, 5. Naku, sana nga po. But we praise the Lord again because this September, meron po tayong ilo-launch na naman sa book fair na isa na namang libro. At tandem kami ni Pastor Clem sa atin pong nasabing book. So abangan nyo po yan. Malapit na ilang hinga na lang ba yan? Naku, nirarash na kami sa printing. Ano po? Okay, so ang ating pag-uusapan sa Memo ni Mommy sa panahon na ito, ito medyo kakaiba. Shaping up the imagination of children. Kasi po yung mga bata, minsan kinakapos tayo ng pakikipag-usap sa kanila. Kaya nga po, lagi na lamang tayo nasa sigaw, saway, suhol. Ayan. Ngayon, ito po, how to raise their ability to be imaginative, creative. Ayan. May mga iba't ibang pamamaraan silang naiisip. Paano natin ito gagawin? Memo number 1, provide materials that they can use to express their ano yan? Imagination. Maaring drawing, maaring mga blocks na kine-create, maari din po kaya na colors at kung ano-ano pa, paper, scissors, no? Naalala ko ang aking bulilit na apo, naku, malapit na siya ngayong pumasok na naman at tumaas na ang kanyang level. 5 years old na siya. Bigla yung maraming i-create dun sa kanyang mga blocks. Sasabihin niya, ito airplane, ito ang landing niya. Aba, naka-story na siya. Yun po ang ibig nating sabihin. Kaya natin shaping up the imagination. Memo number 2, dali natin ang mga bata doon sa mga places, sa mga iba't ibang lugar na makakakita sila ng mga ideya and will inspire them to create more and more creations. Gaya nga po, hindi lang dali, ano? Maari siguro to read together, di ba? Ang dami-dami nating libro na po pwede nating gamitin sa mga bata upang mas yumaman pa ang kanilang imagination. Halimbawa, paano mo ba gagawing rocket ship yung planggana tapos rocket ship? Okay, itong silya, paano natin gagawing isang dump truck ang silya? Aba, no, gagaling ng mga imagination. Naku, tingnan nyo, hindi bising-bisi yan. Nga lang. Ano po ang number 1 na kalaban o hadlang sa mga ganitong aking sinasabi, no? Kaya ako'y nangingiti kung nakikita nyo man lang sana ako, no? Ano pa? Edi yung gadgets. Wala na tayong ginawa kundi gadget. Ano natututunan ng bata sa gadget? Edi wala. Ano natututunan ng bata doon? Pumindot, pumisil, at ma-excite sa mga scores. Yun lang. Kaya nga ayaw nilang mag-aral. Sa totoo lang po. Secret. Kaya ayaw mag-aral ng bata kasi mas mataas ang score doon sa mga games sa gadget. Eh bakit nga? Ang taas-taas, di ba? 100,000, yan. Eh dito, nawala yung 1, no? Puro 0-0, hindi makapasa-pasa, okay? Memo number 3. Smile naman dyan. Smile naman. Pag-iba-ibahin naman natin yung materials ng bata at saka yung packaging, yan. Turuan natin siyang mag-package
Naalala ko po, meron akong nabisita na parang isang lugar, no? Yung mga bata doon, meron silang ginawa. Alam niyo yung mga silang dilos? Diba sira na yung clock, no? Eh, kasi naman mga clocks ngayon parang disposable. Parang ako, ilang beses akong bili ng dilos. Aba, eh, pagkatapos ng ilang mga buwan, parang dalawa, tatlo, sira na. So, itong mga bata to, they get themselves creative. Anong ginawa nila doon sa mga clock na yun? Abay, ginawang picture frame. Eh, pagkagaganda, saan ka makakita ng picture frame na iba ang shapes, no? Merong bilog, merong square, merong parang very thick, merong very thin, at with matching background pa. O, di ba? Creative. Nandun yung mga pictures nila. May mga captions pa. Okay? Shaping up the imagination sa ating pinag-uusapan sa memo ni Mommy. Dalawa na lang po. Memo number 4. Ayan. Involve natin sila sa pagde-decorate sa bahay. Halimbawa, may mga suggestions sila. Huwag natin tingnan agad na pintas. Alam mo, nanay, yung nilagay mo yan, parang hindi ata maganda. No? Okay, so yun. Ay, ang pangit niya, nay. Huwag tayo matikon. Sige nga, anak, mag-isip ka. Alam mo, kasi hindi ko masyadong naisip. Eh. Sige nga, ikaw naman. Yun. And panghuli, ayan. Teach them how to store their creations. Hindi yung nakakalat. Maari natin idikit-dikit. Naku, na-miss ko tuloy no, nung mga maliliit ang aking anak. Nakadikit dyan sa kaaming, sa kanilang kwarto, sa aming kwarto, sa my office, nakalagay din yan. And nakaka-inspire kong tingnan. And sila rin natutuwa kasi we are proud of their words. Yan. So, shaping up the imagination, very, very appropriate for the 21st century skills na kinakailangan po. Napakahalaga. Siyempre, bigyan natin sila ng opportunity, bigyan natin sila ng mga materials, bigyan natin sila ng mga challenges. And siyempre, sa lahat ng yan, aayos po ang kanilang imagination. And then, teach them how to pray and ask for wisdom. May ilang paalala po dito sa ating programang Memo ni Mommy, mula na naman sa inyong Mommy Bessereos. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Good morning kay Mrs. Gay mula sa kaniyang husband, si Pastor String. Sabi niya, the topic is so timely. Nag-comment siya sa ating fanpage na 702DZAS Family Matters. Si Kuya String or Pastor String LaGuardia. Every day, nakaka-relate po ako sa mga topic. I am so blessed. Sabi ni Faye Respicio, kindly greet our Nanay Paulina Castillo. Birthday ngayon, nakikinig siya lagi sa inyo. Happy birthday po, Nanay Paulina Castillo. At ganun din, happy birthday muli kay Ate Carmen Go Vargas. Okay, dalawa kasi yung dates ng kanyang kaarawan. So, ngayon ulit, tsaka kahapon. Ate Cam, happy birthday. Happy birthday po. Oo. Oh, Pastor Ronald, sabi yes. ni Sarah sa Daisa. Tama ba? Sa DZAS. I am blessed to be one of your students before. Nakakamiss po yung turo nyo na nag-i-inject kayo ng mga verses in between your slides. Start na daw ng classes sa LPU. Visit kayo, sir, minsan. LPU, Lyceum. Sa Lyceum. So, naturo ko ng one sem. So, give my regards, Sarah, sa iyong mga klase. Iba dyan, mga gumaraduate na, nakita ko sa Facebook. It's really nice to have you also as my student. Oo, saktong-sakto sa pasukan yung topic. Sabi pa nung isa, sana daw lahat ng teachers kagaya mo, Pastor Ronald, para daw gaganahang mag-aral yung mga estudyante. May tanong, paano daw ma-encourage? May kilala po ako, I think grade 6 na dapat siya ngayon, pero ayaw niya na daw pumasok. Ayaw niya naman pong magsalita kung bakit. Paano po kaya siya matutulungan o ma-encourage? Grade 6 ito? Grade 6? Dapat. But grade 6. Lahat ng bagay may dahilan. Palagay ko importante na kausapin yung bata bakit ayaw niya nang mag-aral. May mga personal na problema yan na uugatin natin muna siguro. Importante na hindi siya pinipilit mag-aral. Ang pinaka
magaling na pag-aaral ay yung hindi ka pinipilit, yung talagang gustong gusto mo. Kasi kahit pilitin mo siya, kung wala naman yung puso niya doon, wala rin. Mm-hmm. Palagi ko kailangan kausapin. Kung kailangan kumonsulta sa isang psychologist o kaya child psychologist, gawin. Mm-hmm. No? May mga bagay ang kung bakit hindi siya interesadong mag-aaral. Mm-hmm. Okay. So, wag din siyang piliting mag-open up. Ayan, yeah. Kasi kung bigla na lang tayong pumasok sa picture, di ba? Hindi rin healthy. Pero importante rin na matutukan yung pag-aaral. Kung hindi man siya makapasok sa formal schooling, kailangan kahit paano maturuan sa bahay. Mm-hmm. No? Pero unahin muna natin ugatin muna kung ano yung dahilan. Saan siya nagmumula? Yes. Graduating pong anak ko, BSIT, nahihirapan siyang mag-decide if mag-aaral siya. Kasi may dalawang back subject, under probation siya, kaya fear niya baka bumagsak at di makagraduate. Kaya mag-work na lang daw siya. HRM po kasi talaga yung gusto niya kasi konti lang ang math. Ako ang nag-suggest ng IT. Ano po ang magandang encouragement sa kanya? Sayang po kasi yung mag-stop siya ng one year na lang. One year na lang, matatapos niya na yung IT? Yes. Okay. May mga practical na consideration nito. Unang-una, well, sayang nga kasi matatapos na one year na lang. May ganyan talaga mga kaso, mga kabataan. Meron akong isang alam na kumuha siya ng kursong education kasi iyon yung gusto ng magulang niya. Pero ang gusto niya, MASCOM. I don't know kung pareho yung kaso sa kabataan ito, no? Kaya ang payo ko rin sa mga magulang, wag po sana kayo ang masunod pagdating sa pagpili ng kurso. Kung talagang ang inyong anak interest ganito, wag niyo ipilit yung gusto ninyo. Mahirap po ituloy ng isang kabataan yung isang kurso na hindi talaga niya gusto. Mag-i-struggle po talaga yan. At lalo na bumagsak na siya, lahat po na bumabagsak, kasi naging karanasan ko rin niya, bumagsak ako sa mat eh. Nakakababa talaga ng self-esteem. At feeling mo, parang ayoko na magpatuloy. Na-depress ka. Na-depress. At hindi lang isang beses ah. Maraming beses. So, well, ang tip ko sa mga magulang, tanungin niyo ho yung anak niyo kung anong gusto talaga nilang kurso and then supportahan niyo sila. Kung hindi kaya, kunyari, matitindi ang mga tuition fee, medicine, pwede naman magkaroon ng negotiation eh, pagdating sa bagay na yan. Pero, kailangan ho na masinsinang usapan kasi may mga practical na konsiderasyon. Pero kung handa ho kayo na magsimula siya ng panibagong kurso, palagay ko, supportahan niyo yung anak ninyo. Mm-hmm. Kung kaya niyo ho ah. Pero sa anak naman, sa IT, I would suggest, akin lang to, sa ganang akin lang, kung kakayanin mo na tapusin mo na and then pursue the HRM. Kasi marami ka rin masasayang na oras eh. Marami ka rin units na mawawala. Uh-huh. Unless, isa pa, tingnan nyo, kung yung kinuhang mga units sa kurso, makikredit sa another na kurso na lilipatan, isa yun sa konsiderasyon. Para at least, hindi na ganun katagal yung pagtapos sa panibagong kurso. Okay. Ang mahirap kasi dito pag lumipat pa na ibang school. So, marami tayong kailangan tingnan. Ate Heidi, very helpful ang topic nyo ngayong araw. Saktong-sakto po pala, lalo na sa mga estudyante na kagaya ko, para mas ma-prepare ang sarili sa darating na pasukan. At hello sa day by day silang, lalo na sa kanilang music team. Yan ang sabi ni Samuel Jimeno. Ask ko lang, Kuya Ronald, paano maengganyo ang mga anak ko para makapag-concentrate sa pag-aaral? Lalong-lalo na po ang math kasi parang may phobia ang dalawa kong anak sa math at yung anak kong lalaki na edad 13, high school, ay addict po sa PC games. Yun lang. Okay. Mga high school students ito, palagay ko po, kailangan nyo ito kung mag-set ng mga boundaries pagdating sa paglalaro ng computer for instance. May rules so dapat na kayong kailangan iset. Kunyari, bawal mag-computer sa ganitong oras. Kailangan tapusin mo na ang homework at wag ho kayong magbibigay ng baon na sobra. Kasi kung sakaling magtangka na mag-computer sa labas, palagay ko, although magagawa nila ng paraan talaga yan kung talagang gugustuhin nila. No? Bilang magulang po, ang payo ko lang, mag-set ho kayo ng boundaries at hindi naman hong masama na kausapin sila ng personal kung bakit ayaw nilang mag-aral. Pagdating ho sa math, ito na ang kailangan nating tingnan. May mga teacher ho kasi na talagang magaling magturo ng math. Maaring silipin nyo rin yung pwede mag-tutor. Kasi kapag setting, kasi kunyari lalo na public schools, nung ako'y nasa high school, dahil sobrang tanda na rin ng aking teacher sa math, minsan ang kinakausap na lang niya yung blackboard. Kaya hindi na rin talaga namin maintindihan. Hindi na interactive. Sulat na rin siya ng sulat ng math. Kaya so wala formula. Rin. Sa mga hindi magaling sa math, wala na rin halos kaming matutunan. Kailangan namin magtanong din sa magagaling sa math. So, i-consider nyo ho yung tutorial. Usually, mura lang naman ng tutorial kapag mga estudyante nagtuturo.
At maganda, parang kuya ate nila yung magtuturo sa kanila. Mm-hmm. And may mga style ng teaching ng math na talagang creative. May isang professor sa Ateneo na nagsulat ng libro about this, how to teach creatively. No? And then, first and foremost, pag-pray nyo po yung inyong anak, ask for God's wisdom na paano nyo i-deal yung problema. Oo. Yeah. Baka nga, ano, sa mga youth, sa mga kuya at ate nila sa church na may gift sa yan, math, may yun. Love sa math. Yung mga libre pa yun, konting pakain lang yun. Isang Jollibee meal lang siguro. Sold na. May mga visitors tayo, Kuya Ronald, sina Sherlene Villa, Ruth Rebortura at si Kuya June Bautista, kasalukuyang nagtutour dito sa DZAS Studio sa One Corporate Center. Mahirap mag-aral. Yes. Kailan namin ire-reward ang aming mga sarili bilang estudyante? Kasi sabi mo nga kanina, di ba, kung gusto talagang mag-computer games, kahit na sakto lang yung baon, minsan hindi ibibili nga yun ng snack pang computer. O kaya, pag napabarkada sa maling barkada, sagot pa ni barkada yung aking pang computer. Oo. Yan. May konsepto sa psychology, yung delayed or deferred gratification. Mm. Lahat kasi ng kasiyahan sa buhay, makukuha mo ngayon if you want. Pero tandaan mo rin na kung ano man yung saya nararanasan mo, baka may implikasyon yan sa kinabukasan mo. Kaya tayo nag-aaral, inisiplin natin sarili natin, kasi kapag tayo nagtrabaho, mas mabigat yung requirements. Kaya ang payo ko, kailangan maunawaan ng maraming estudyante na pansamantala lang yung hirap na yan. Training yan. Do not consider studies as what? Parang pahirap. Mm-hmm. Kumbaga training yan eh. No? Well, kung gusto nyo ng mga practical at pansamantalang mga kalikayan na pwede nyo gawing reward sa sarili nyo, pagkatapos na exam, labas muna kayo, mag-mauling muna kayo, nood muna kayo sa June 12 ng Superman, if you want. So, hindi pa naman siguro nag-e-exam yan. At importante na you reward yourself. Stressful kasi talaga ang pag-aaral. Totoo. Stressful talaga. At ang suggestion ko rin, if you're part of a church, get involved sa mga youth church activities. Get to know a lot of friends. And then, ako kasi pag napapagod na ako sa pagbabasa, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung gitara ko eh. Mm. Kumakanta lang ako ng kung ano-ano. Parang matanggal lang yung stress. At minsan, si Mrs., itimplahan ako ng kape, konting halik at yakap, solve na ako. Natatanggal yung stress. Kasi meron akong support group at support parang mechanism. So, sa mga kabataan, kapag stressful ang pag-aaral, hindi naman masama mag-break. Ito masama pa. Pala. What if ang stressful din ang sitwasyon namin sa bahay at hindi ganun ka-conducive para sa aking pag-aaral? So, ang payo ko naman, well, kung maaari, gawin niyo yung ibang lugar as the venue for your studies. Maging tambay kayo ng library, tahimik doon, at kung maliit ang bahay ninyo, may isang ginagawa ang mga kabataan minsan eh. Alam niyo pa nag-aaral sila, nakatalukbong ng kumot. Alam mo 'yan? Wow. Tapos meron lang silang flashlight. Kasi mayroong marami talaga mga kabataan na sa pamilya na maliliit lang ang bahay. Pero gusto nilang matuto at mag-excel. Ang ginagawa ko madalas, ito ngayon ginagawa ko, pa nag-aaral ako, gusto ko tahimik eh. So ang ginagawa ko, natutulog muna ako. Mayroon alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Gising ako ng alas 11 ng gabi, nag-aaral ako madaling araw. Habang tulog sila. Matulog sila, tahimik na lahat. Okay. That is kung napaka-distracting sa'yo nung ingay na nasa paligid mo, no? So, find ways, at maganda nga, makasanayan mo na kahit sa library, tumambay ka doon ka mag-aaral. At maganda rin sa library, na pe-prevent mo yung, parang nagbabasa ka, nakakatulog ka. Okay. No? Although marami rin natutulog sa library, no? Dahil sobrang tahimik. So, find ways. Is it okay to give deadline to my child who stopped from college to enroll again? What if she did not comply? I'm giving her all the options. Thank you. Doon pa rin po tayo babalik doon sa problema. Kahit magbigay po kayo ng deadline sa aga ng akin, kung kailan ho siya kailangan ng bumalik, nag-stop. Palagay ko kung hindi ho bukal sa puso niya mag-aral, magkakaproblema pa rin po. Ang tagal magdidikta kung gusto niya na mag-aral, hindi po kayo. Siya po yun. Ipaunawa niyo lang po ano magiging implikasyon pag hindi siya nag-aral. Mas matindi kasi ang implikasyon kapag hindi siya nag-aral. Bakit? Hindi siya makakalat ang maayos na trabaho in the future. Palagay ko, heart-to-heart talk pa rin ho ang solusyon and then prayer. Lagi ko sinasabi sa mga magulang yan.
ang magdidikta at magdedetermine kung ano magiging uri ng pag-aaral ng isang estudyante, yung estudyante mismo. Okay. Regarding po sa note taking, kung block section po kayo, I suggest pwede pong gawin yung trans system para mas madali. Pero wag aasa lang sa, ano ba yung trans? Palagay ko, iba-iba ang nagsusulat ng bawat section. I don't know kung ayun yung sinasabi niya dyan. You can take notes and add them later. Iba pa rin kasi yung notes na galing sa'yo. Division of labor yan. Okay. It's just... If your professors talk so fast, trans system helps a lot. Sabi ni Christine Palcone at greeting sa kanyang mommy, Relita, a happy 47th birthday. Palagay ko, baka yung transcribing yan, yung nire-record yung lecture. Pero hindi lahat ng professor komportable na nire-record yung lecture nila. Hingi pa rin ng pahintulot. Hingi pa rin kayo ng pahintulot. Bakit? Kasi their words can be used against them. Mm-hmm. Ako kapag nag-lecture ako, lagi ko sinasabi, seek my permission first. Uh-huh. Kasi lalo na kung may mga sensitive topics, I teach political science, baka meron tayo mga napag-usapan na baka gamitin sa iba. Mm-hmm. So, seek permission muna bago kayo mag-record. Ito, nakikinig si Tito Ronald Caluwag. Okay, happy listening sa iyo. Kaboses mo daw si Glock 9. Sirena. Happy listening, Elmer, hubby ni Bren, at sa akin. Umaga hanggang hapon, nakikinig sa inyo. Maraming salamat po. At ako po, mother na po ako nag-aral last year, pero nag-stop po ako dahil nahirapan na po ako minsan dahil hindi po ako makarelate. Oo. Yun din ano, maka-catch up is a challenge. Yeah. Oo. Sinong dapat masunod sa pagpili ng course sa college? Hindi kasi passion ng bata yung course na gusto ng parent niya. Mm-hmm. Well, pag may mga consideration ho tayo, may kakulangan sa pera, palagay ko negotiation yan between the parent and the child. Kasi kahit gusto ng bata mag-medicine, kundi naman kaya ng magulang, mm-hmm. palagay ko kailangan mag-usap po kayo. But ideally, kailangan talaga yung bata, yung estudyante ang pipili ng kurso niya kasi ayun ang gusto niya. Mm-hmm. Mahirap pong tapusin isang kurso na hindi gusto. Magkakaproblema ho kayo in the end. Yung iba nga, kahit hindi nila kaya yung kurso, pero passionate sila about that, pumapasa-pasa rin eh. Mm-hmm. So, importante po na estudyante mag-decide first and foremost. Okay. Hello sa mga taga Jesus Our Living Hope Mission Church. Sabi ni Romer Osbuna, sobra daw siyang nablebless. At hello sa mga co-workers niya. Sabi ni Yael Castro, Pastor Ronald has a true heart of a pastor and a teacher. We need more teachers and pastors like him. Salamat. Sa Panginoon na papuri. May nagtatanong pala, Kuya Ronald, yes. Paano ka daw mai-invite sa high school as speaker parteng Liliw Laguna? Liliw Laguna. Ay, magaganda mga sapatos dyan. Email nyo na lang po ako. Alam nyo po, marami ho talagang invitations. Email nyo na lang po ako, rcmolmisa@gmail.com. rcmolmisa@gmail.com. Bigyan nyo po ako ng detalye. Alam niyo po, ang totoo niyan, buong taon po kasi lahat ng aking marami ho talaga nakabantay. Mm. So mag-usap po tayo kahit online or through email. rcmolmisa@gmail.com. Okay. Paalala mo siguro dahil ang panahon natin sa eskwela. Yes. Ay napakahabang oras ang ating ginugugol doon. At minsan, mas mahabang oras nga yung kasama natin yung ating mga kaklase. Ano naman ang iyong payo sa mga kabataan pagdating sa pagpili nila ng barkada na kanilang didikitan? Okay. Ito niya sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Maraming mga nangungopia, mainly because peer pressure, nangungopia rin ang mga kabarkada. At meron ding mga sumasama sa mga kabarkada na nagbibigay sa kanila inspirasyon para mas lalong magsikap. So, huwag kayong ditikit. Kung gusto nyo maging matalino, huwag kayong ditikit sa mga pasaway at nagbubulakbol. Ang lagi nyo ditikitan yung seryoso sa pag-aaral, at the same time, meron talagang pangarap na magtagumpay. Hindi ko sinasabing isnabin nyo yung mga pasaway. Sinasabi ko lang, ang mas lalo nyo ditikitan yung mga tao na makakatulong sa inyo para abutin yung mga pangarap nyo. No? At huwag kayong basta-basta magsasama sa anong organisasyon na lumapit sa inyo. Lalo na sa college. Fraternity, sororities. Yes, hindi ko sinasabi masama sumama sa fraternities and sororities, pero may mga implication 'yan sa buhay ninyo. Lalo na kung fraternities kung nasasangkot sila sa mga karahasan,
palagi ko mag-isip-isip ka kung gusto mong sumama dyan kasi ma-identify ka sa kanila. Mm-hmm. Okay? Pero again, linawin ko, walang masama sa pagsama sa mga organisasyon na ito. No? Dangan lamang at may mga minsan mga issue na nakakapit sa mga organisasyon. Mm-hmm. No? Okay. In a nutshell, Kuya Ronald Molmisa, yeah. How can I be the best student ever? Parang si SpongeBob ang naririnig ko. Best day ever. I-define natin yung best. Sa akin kasi, magiging best ako kapag natuwa sa akin si Lord. Mm-hmm. Hindi dahil sa papuri ng tao, hindi dahil sa papuri ng kung sino pa man. Gusto ko kasi maging best ako. Yung masabi sa akin ni Lord, you're my good and faithful servant. Sabi ko sa libro, success without God is not really success at all. Kahit matalino ka, kahit ang dami mong kayamanan, bunga ng katalinuhan mo, kung wala si Lord sa'yo, you're nothing. Mm-hmm. Kaya lagi ko sinasabi sa mga naging estudyante ko na, maaaring yung iba hindi ko direct yung nasabihan. Ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral basically is to please God sa buhay natin. If you don't believe in God, well, that's your decision. You don't believe in God. Pero hindi nagbabagong katotohanan may Diyos. Mm-mm. Nag-aaral tayo mainly because we want to discover the wonders of this world. Kaya ang ganda ng mag-aaral ng biology, you get to know mga species ng mga iba't ibang mga hayop, no? So ang akin, how to be the best student ever, first and foremost, isa kang estudyante na nagmamahal kay Lord. Mm-hmm. Na talagang sinuko mo lahat ng pangarap mo, lahat ng iyong mga naisin sa Panginoon. Kapag hindi mo pa nagagawa ito, palagay ko kulang pa. No? Sabi nga ng isang movie, 'di ba? All is well. Parang sa kanta rin. Mm. All is well with my soul, mainly because God is with me. So iyon yung mensahe ng Pastor Phil. Kailan ka magiging pasado sa paningin ni Lord? Kapag sinuko mo buhay mo sa kanya at siya ang first and foremost teacher mo. Mm-hmm. No? Ayun yung aking mensahe from the very start. Okay. May humabol pang tanong eh. Sige lang, baka may time pa tayo. May pamangkin ako na pinaaral sa college na pagalitan ko po minsan nung hindi na po nagte-text. Ngayong enrollment, hindi pa rin nagte-text. Tama po ba na ako ang tumawag sa kanya? Palagay ko, may responsibilidad po kayo na kayo na mag-reach out. Kasi alam niyo naman, pagkabataan, nanggaling lahat tayo dyan, matindi pride, no? So, importante na kayo na po mag-reach out. Ang payo ko. Okay. O sige, Kuya Ronald, i-envelope natin sa kahit brief prayer ang mga estudyante na nag-back to school at magba-back to school pa lang. Yes. Sabi mo nga, kahit na gaano sila katalino, kung malayo naman sila sa Panginoon at walang connect sa ating Panginoon, baliwala ang lahat ng kanilang mga pagpupunyagi at pagsusunog ng kilay. Yes. Kuya Ronald, lead us in prayer. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa karunungan. Kayo ang nagbibigay ng karunungan sa bawat isa. Sa lahat, Panginoon, ng mga estudyante na magsisimula ng kanilang academic life this academic year, school year, I pray, Lord, that you give them your wisdom. And first and foremost, Lord Holy Spirit, ipaunawa mo sa kanila na ang pinakamagandang karanasan na mararanasan nila bilang mga estudyante ay magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus. Panginoon, maging ang mga teacher na nagtsatsaga sa lahat ng mga high schools, colleges, Lord, bless them. Give them strength, motivate them, and give them more energy para masustain nila yung kanilang mga teaching jobs doon. Lahat ng mga estudyante sa iba't ibang panig ng bansa at ng daigdig, Lord, I pray that all campuses would bow down to your name and would recognize that you are Lord, Panginoon. Bless everyone, maging ang mga magulang, Panginoon, na nagtsatsaga para ipadala sa eskwelahan ng lahat ng kanilang mga anak. Lord, bigyan mo sila ng trabaho, bigyan mo sila ng lahat ng mapagkakakitaan para masustain na rin edukasyon ng kanilang mga anak. God. We thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Ako, nakakatuwa. Dahil kapag nag-aaral yung anak natin, parang hindi lang naman sila yung pumapasok sa school eh. Kahit tayo mga nanay at tatay. Diba? Hindi na natin mabilang kung ilang beses natin silang pinag-prepare ng kanilang lunchbox. Diba? Kaya nga kapag ka dumadating yung panahon ng graduation, tumutuloy yung luha natin. Sila dapat ang sinasabitan ng medal. Isa yan sa ginawa ko nung ako nasa college kasi mahirap talaga maging estudyante. Mm-hmm. No? At hindi alam na maraming estudyante yung mga baon, pinaghihirapan ng mga magulang. Tama, oo. So, lahat po tayo. Kumbaga, itong mundo natin, napakalaking university na ito eh. Yes. So,
Maging open lang tayo sa lahat ng opportunity para matuto. Happy birthday kay Naomi Grace Austria, 7th birthday. Nanay Aurora Rebortura, 80th birthday. At hello sa Community Christian Church members of Cainta from Ruth, Sherlyn, and Kuya June. Your turn. Yeah, may birthday pala yung aking mga pamangkin. Gia, happy birthday ha. Jerwell and Jean, nasa Laguna sila ngayon. Happy birthday. Ito yung aking mga cute na pamangkin. Bago mag-end ang June, babalik si Pastor Ronald Molmisa. Yeah. Hindi love, naman tungkol sa mga libro ang pag-uusapan natin. Love naman. Lalong-lalo na tungkol sa magulong usapan o MU. MU. Yeah. Yan ang topic natin. At meron siyang Love Struck Convergence. Quick lang. Uh-oh. Just visit yung Love Struck Convergence Facebook page. Gagawin po siya sa June 29 sa International Charismatic Service Worship Center sa Crossing, malapit sa Unilove. Doon po nakalagay yung mga detalye. Ang tickets po ay 200 pesos each. Mabibili niyo rin po siya sa OMF bookstores at sa aking mga ticket coordinators na doon po sa Facebook page yung mga number nila. Ano ulit yung FB page? Lovestruck Convergence. Lovestruck Convergence. Just type, Lovestruck Convergence. Oo. Tapos okay. Yung isa naman, Lovestruck Radio. Lovestruck Radio, this Saturday po, maririnig niyo po siya through Pinoy Connection, yung online station ng FEBC. Anong topic niyo on Saturday? Ang tunay na in lababo. Just to introduce the program. No? Ang tunay na yung lababo. Hindi po lababo ha, in love. Oh. Okay. Sige. Ano? Yun na? Yun lang. Ang tunay na in love. Kala ko may dudugtong kape. Okay, interesting. So, wag niyo pong kakalimutan yan sa pinoyconnection.ph. Maraming salamat. At for your invitations kay Kuya Ronald, i-email lang siya sa rcmolmisa@gmail.com. Lahat na kanyang Love Struck series books at itong Pass or Fail, available sa mga leading bookstores, even Christian bookshops. Yes. Okay. Pwede rin mag-order online, di ba? Sa omflit.com. May e-book na rin yung mga books ko. So, Amazon. So, Amazon may item na yata siya. Okay. Thank you kay Edward. Thank you din kay Joanne. Thank you kay Ate Gigi. Yes. Kami pang inyong mga nakasama dito sa Family Matters, Heidi Bernardo Sampang at Ronald. Sorry. Ininabasa kasi ako eh. Kuya Ronald. Okay. Antabayanan niyo po susunod na ang Entre Pinoy Espesyal. Okay, madami. Ito ang Family Matters, kaagapay, katuwang at karamay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.